Ayon sa report ay sumabog na talaga ang galit at sama ng loob ni Coco Martin sa mga netizens na patuloy na ng babash sa kanya at natutuwa sa pagsasara ng ABS-CBN. Kaya naman hindi na niya nakayanan pa at inilabas na ang sama ng loob niya sa social media at sinagot lahat ng netizens na nang bash sa kanya. Ito ang kanyang official statement. Sana yung mga hindi maabot ng tulong namin ay matulungan ng mga trolls at bashers namin. Yung mga tuwang-tuwa dyan ngayon na sarado na ang ABS-CBN. Baka pati kayo walang pagkain, kaya ang haba ng oras nyo bantayan ang ginagawa namin. Hayaan nyo at padadalhan na rin po namin kayo ng tulong para hindi po kayo mapagod magbanat ng buto, para may makain kayo. Nakakahiya naman po sa inyo eh. Ang pinagkakakitaan nyo ngayon ay manira ng kapwa. Vloggers kayo? Talaga? Sabi ni Kong Joey Salceda, wala daw nilabag sa batas ang ABS-CBN. Malinaw na malinaw. Naiintindihan nyo ba yon, mga bashers? NTC, nakakasira daw kayo ng national strategy. Matalino yung Kong Salceda, kaibigan ko yan. May mga lang talaga na tao ngayon na gusto talaga tanggalan ng kaligayahan ang mga tao at ng hanap buhay na pinagkukunan ng kanilang kakainin sa araw-araw. Pagbalik namin, pagsasapakin ko lahat ng tuwang-tuwa ngayon sa sarado na ang ABS-CBN. Baka pagbalik namin, sasabihin ng mga bashers namin, miss na miss nyo kami at makikipila kayo sa showtime para manood ng live at sumali sa contest. Try nyo manood ng Ang Probinsyano, sisipain kumukha nyo. Ngayon ko lang naramdaman, ang sarap pala sa pakiramdam. Yung nalalabas mo yung mga nasa sa loob mo. Yung wala kang kinakatakutan at pinangingilagan. Kaya pala masayang-masaya yung mga bashers at trolls sa ginagawa nila eh. Tayong mga artista walang magawa kapag nilait nila. Kapag kinutsa nila, di tayo makapalag. Ngayon wala na tayong trabaho, pantay-pantay na tayo. Pwede na tayo lumaban. Wala na tayo dapat katakutan. Sila, gustong-gusto nila basahin ano ang mga post natin. Ngayon ang pagkakataon para makaganti tayo. Awayin natin sila at huwag basahin ang mga comments nila. Hayaan natin sila mag-comments para magmukha silang tanga. Sa lahat ng mga bashers namin, libre lait, walang magbabasa. Ang NTC ay nagmarunong at binaliwala ang Kongreso. Wala silang pakialam kung ano ang pinagdadaanan ng ating bansa at ng buong mundo. Nanguna ang pagbibida para very good sila kung sino man ang amo nila. Ang galing-galing nyo NTC, nakaka-proud. Kaya pasensya na po, mas marami pa sana kaming matutulungan. Kaya lang ayaw po ng NTC. Kaya pinasarado po ang ABS-CBN. Huwag po kayong mag-alala, pilit pa rin tutulong ang ABS-CBN sa abot ng makakaya nito. At total, wala na kami ipapalabas. Wala nang mapapanood ang mga supporters at tagahanga namin. Kayong mga trolls at bashers namin ang manonood sa amin. Bantayan niyo ang bawat kilos at galaw namin. At sisiguraduhin po namin na paliligayahin namin kayo sa mga mababasa at maririnig niyo sa amin. Huwag nang magtangkang magkomento. Mapapagod ka lang. Hindi ako gaano marunong magbasa. At iyon na nga ang mga naging pahayag ni Mr. Coco Martin. Isa si Coco sa mga talagang apektado sa pagsasara nito. Dahil ABS-CBN ang siyang nagpabago ng kanyang buhay at tumulong sa napakaraming katulad niya na laki sa hirap. Ayon sa balita, ay masama ang loob ni Coco dahil alam niyang marami sa mga kaibigan niya at itinuring na pamilya sa set ay nahihirapan ngayon dahil wala na silang trabaho. There you have it mga ka-showbiz peeps. Ano masasabi niyo sa issue na ito? Just comment below.